Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, unawit ng kagalakan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-isip po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Huda kay Jose at ang wika, "Nakikiusa po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa.
maaaring niluray ng mas mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't ang balita'y mabilis nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay ba bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi makasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Patiliig niya'y pinagpagkwintas ng kulyar na bakal hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siya'y nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng haring pinagpamahala, sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo
na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, nibihisan, pampalit ng panyapak o tungkod. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, kanina hong umaga, yung ating feeding program na iThursday, magre-report na ko ngayon pa lang 292 sa ngayon. Hindi pa kami nag-check kung tama yon, pero 292 ang ating mga pinakain kaninang umaga. At salamat sa ating mga security at volunteers. Maaga natin silang napapasok dahil umuulan kanina pang umaga. Kaya nga nakakalungkot kasi kaunti lang yung mga batang nakarating kanina. Bukod sa mga may nag-aaral na, ito pong kahit mga nasa kalsada nakatira, nag-aaral din yung mga bata. Pumapasok sa eskwela. Pero marami, dahil nga umuulan, hindi nakasama. Kung kailang may nagpa-Jollibee pa naman kanina. Alam nyo, may nag-birthday kanina, may nag-anniversary. Talagang parang ang sarap na lang tawagin yung mga kamag-anak ko rin kapag Huwebes ng umaga. Kung ganyan, lagi karami ang nagpapakain sa kanila. May kwento ko lang ang ulam nila kanina. Fried chicken, apretada, may pansit pa, may sabaw pa. Baka sa susunod na Huwebes, makita ko na rin kayo nakapila. Yan po ay bigay ninyo. Bigay ng maraming kagaya ninyo na walang sawang nagbibigay. Mga pagkakataon na kinukuha natin, kunin mo yung pagkakataon. At hindi man sa feeding program ng Quiapo, saan ka man mapunta, tulad ngayon umuulan, baka naman may makita ka dyan na mabibigyan, na matutulungan. Buksan mo lang yung mata mo at buksan mo lang yung puso mo. May pagkakataon ka kahit hindi kasama namin. Alam niyo mga kapatid, sa unang pagbasa natin, binuksan ni Jose ang paningin ng kanyang mga kapatid. Maikling rewind. Anong nangyari sa magkakapatid na ito? Naalala niyo yung kwento ng mga kapatid ni Jose? Na siya ay ibinenta? Siya ay iniwan? Gusto pang patayin eh. Ibenta na lang natin. At paglipas ng panahon, kagaya ng sinabi ko kahapon, hindi pinabayaan ng Diyos si Jose. Iniligtas siya. Kinuha ng Diyos si Jose
mula sa pagkakatapon sa kanya ng kanyang mga kapatid. Niligtas. Binago. At ganun ang kayang gawin ng Diyos hanggang ngayon. Kung ikaw man ay pakiramdam mo itinapon ka na, binaliwala ka na, iniwan ka, nilaglag ka, pinagdamutan ka na, sinira ka na, kayang-kaya kang pulutin, ibangon, linisin, at ayusin ng Diyos. Kagaya ng ginawa na kay Jose. At sa araw na ito, ano ang binigay na ganti ni Jose sa kanyang mga kapatid? Eto na yung pagkakataon. Eto na ang mga mokong na ito na iniwan ako, pinagbenta ako. Kung tayo lang yan, kinukuha mo rin yung pagkakataon. Makaganti. Minsan yan ang ingatan mo, bantayan mo. Yung tukso ng kasamaan. Nung bata ho tayo, naalala nyo yung mga away bata? Kapag ikaw ay pinagsalitaan ng hindi maganda, kapag ikaw ay pinagsabihan ng hindi maganda, pag may kaaway ka at sinabing, ang pangit mo, anong sinasabi mo? Talbog sa'yo. Naalala niyo yun? Kapag may kaaway ka, mamatay ka na sana, talbog sa'yo. Gusto mo bumalik sa kanya yung hindi maganda? Gusto mo mangyari sa kanya yung hindi tama? Mali. Kaya ano ang sabi ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon? Kapag kayo ay dumating at nagbigay kayo ng kapayapaan, gumawa kayo ng maganda at hindi nila kayo tinanggap, anong sabi ni Kristo? Huwag mong aawayin. Huwag mong papatulan. Ipagpag mo ang iyong panyapak. Ibig sabihin, iwan mo ang dumi ng kanilang ugali. Umalis ka. Yung binigay mong maganda, yung ginawa mong mabuti, iyan ang tatalbog sa'yo. Kung meron mang tayong hinahangad para sa isa't isa, na sana yung magandang nangyari sa akin, kung paano kong minahal, pinatawad, biniyayaan ng Diyos, sana tumalbog din sa'yo. Mangyari rin sa'yo. Huwag na huwag kayong mag-iisip, maghahangad, nang ikahihirap, ikasasama, ikawawasak ng ibang tao. Pag nagdasal kayo ng pangit at masama sa ibang tao, at nagkatotoo yun, lagot kayo. Siguradong hindi Diyos ang nakinig sa inyo. Because never will God listen to a bad intention, to a bad prayer. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, huwag natin kalilimutan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Harapin natin ang mga taong nagkamali, nagkasala, naging masama sa atin para gumanti tayo sa kanila. At ang pinakamagandang pagganti sa kanila ay ang paggawa ng mabuti. If you want to revenge, live a good life, the sweetest revenge. At huwag kang mag-alala, anuman ang gawin mong maganda, mabuti at tama sa iba, alam ng Diyos, hindi man nila tanggapin sa paraan at panahon ng Diyos, ang gantimpala ay tatalbog sa iyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayo ay kabahagi ng walang hanggang plano ng Diyos
Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nagngangalaga sa atin. Ang ating pong itutugon, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Iyong mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Iyong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling si Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong humihingi ng dasal natin. Isama natin ang kaligtasan ng bawat isa sa pagharap natin sa masamang panahon ngayon. Ang mga biktima ng kalamidad, ang mga nawala ng tirahan at hanap buhay dahil sa iba't ibang kalamidad at sakuna sa bansa. Ipagdasal natin ang mga taong nakagawa ng masama sa atin, ang mga taong nagkasala sa atin, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga walang maayos na tirahan at makain, ang mga may sakit at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, inampun mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo po kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming panalangin sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng kalimuyak na insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, pinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sandibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalanging turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ni numan o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggagalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una, mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi at masama ang panahon natin. Pangalawa, patuloy na nagpapasalamat ang simbahan ng Quiapo sa inyo pong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain.
Yung mga pinansyal na tulong po ninyong nais ibigay pa sa ating parish finance office. Para po sa mga in-kind donation, sa mga pakain na ginagawa nating feeding program, sa kulungan, sa mga estudyante, maaari po kayong pumunta sa social service office. Pati po sa mga tinutulungan natin na mga may sakit. Yung pong binibigay ninyong bigas, dilata, noodles, sabon, kailangan po natin panligo, panlaba para sa mga kulungan. Yung tubig, maraming salamat. Tayo po ay namimigay, hindi lang kapag may bagyo, may sunog. Binibigyan po natin ang iba't ibang simbahan, institusyon, mga kulungan. Kasama, bahagi kayo sa pagtulong na iyon. Salamat sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan. Pinipili niyo pa rin gumanti ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.